Kamusta mga Brad? Alamin naman natin ang patungkol sa ginto ni Marcos at saan ito nagmula. Totoo kaya na isa siya sa pinakamayamang tao sa Pilipinas noon? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Alam nyo ba ang tungkol sa sinasabi nilang Marcos Gold? Well, ito yung kayamanan di umano ni Marcos. At ang tawag dito ng ibang politician at churchmen ay Ilgaten Marcos Wealth. Konting kasaysayan muna tayo mga Brad. Noong 1866 hanggang 1898, si Prince Julian Macleod Taliano ang humawak ng titulong OCT-01-4 o Original Certificate of Title 01-4 Protocol noong 1864. Ang number 01 ay tumutukoy sa One Nation na kilala sa pre-Hispanic times bilang Maharlika. At ang number 4 naman ay tumutukoy sa orihinal na apat na rehiyon ng bansang Pilipinas. Ito ang Luzon, Visayas, Mindanao at Palawan. Noong 1934, sa ilalim ni Pope Pius XII, ang Vatican ay naipagsundo sa miyembro ng Filipino Royal Family, ang Taliano Clan ng Maharlika. Ang kasunduan ay umabot sa 640,000 na metric tons ng ginto ni Taliano ang ipapahiram sa Pope. Ito ay part ng ginto na nakolekta noong panahon ng Srivijayan at Majapahit Empire. Noong 1939, ang dalawang miyembro ng pamilyang Taliano at isang Roman Catholic priest na si Father Jose Antonio Diaz ay dinala ang ginto mula sa Kota Kinabalu, Saba patungo sa Vatican. Pagkatapos nito, bumalik si Father Diaz sa Maharlika at nanirahan sa Kabanatuan City. Pagkatapos ng World War II, pinangunahan niya ang maingat na pagbabalik na 640,000 metric tons ng ginto mula sa Vatican hanggang sa Maharlika. Si Manuel Acuña Rojas, na kamag-anak ng Tagayan Taliano Clan, isang kongresista, at si Bishop Enrique Sobrepina Sr., sa pangangatawan ni Attorney Lorenzo Tanyada, ay tinanggap ang ginto at dinala sa Maynila. There is good reason to believe, even from further along in this account, na ang batang abogado na si Ferdinand E. Marcos ay kasangkot sa pagbabalik ng ginto. Certainly, sa lahat ng accounts na makikita natin, si Ferdinand Marcos at Diaz ang naghati sa 30% commission. That is 192,000 tons of gold and worth around $4 trillion. Imagine that! Sino ba nagsasabi na ang kayamanang ito ay Ilgaten? Ang isang kasunduan sa pag-upa ay ginawa sa pagitan ng pamilyang Taliano at ng gobyerno ng Maharlika. May kabuuang 640,000 metrikong tonelada ng ginto ang idineposito ng bagong naka-install na Central Bank ng Maharlika upang sumunod sa pangangailangan nito para sa gold reserve. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata, ang Central Bank ang humawak ng gintong yun at ang kasunduan ay matatapos sa taong 2005. Ang Taliano Foundation ay nagbigay ng paunawa sa pagwawakas ng 50 taon na pag-upa nito pagkatapos ng karagdagang 5 taon na discretionary period noong December 31, 2005. Ngunit nananatiling hindi makakuha ng inventaryo ng asset nito. Kahit na ang Central Bank na ngayon ay tinatawag na Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi na karapat dapat na humawak ng gintong ito. Dahil sa nabuong tiwala at confidence kay Father Diaz, ang Taliano Clan ay ginawa siyang main negotiator at trustee ng kanilang gold. Si Father Diaz naman ay hinired ang serbisyo ni Attorney Ferdinand E. Marcos. Ang Taliano Clan ay nagbayad ng komisyon kay Father Diaz at Attorney Marcos ng ginto, 30% from the principal of 640,000 metric tons.
Noong 1949, ang dalawang pinakamayayamang tao sa mundo ay sina Father Jose Antonio Diaz at si Attorney Ferdinand E. Marcos. Sa pagitan nilang dalawa ay lehitimo nilang nakuha ang tuneto nila ng ginto mula sa Taliano clan at ng Maharlika government. Inalis ni Ferdinand Marcos ang kanilang bahagi ng ginto mula sa Central Bank at tinatakan ito ng RP-CB. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Father Diaz at Marcos ang kanilang ginto sa Switzerland sa Swiss Bank Corporation sa Zurich. Ang natitirang 400,000 metrikong tonelada ng Taliano gold ay nasa ikatlong palapag na basement ng Central Bank Minting Plant sa East Avenue, Quezon City. E paano yung tungkol sa commission share ni Ferdinand Marcos kay Father Diaz? Well, nung namatay si Father Jose Antonio Diaz noong 1974, ang lahat ng 30% na komisyon na ginto ay naging maalamat ng Marcos Gold. Matapos ibigay ang kanyang letters of instruction na ang lahat ng yaman na nakuha mula sa Maharlika ay dapat na ibigay sa mamamayan ng bansang Pilipinas. E bakit ang kayamanang ito ay binansagang ilgaten? Noong April 9, 1973, sinabi ni Marcos, "My earthly goods have been placed in the custody for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people." Sa kanyang grand plan, nais ni Marcos na muling maitayo ang dating kadakilaan ng Maharlika at ang buong rehiyon ng Southeast Asia, ang dating Malayan Empire. Noong June 1983, lumitaw si Marcos sa harap ng mga world leaders sa Toronto. Inihayag niya ang kanyang plano upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon ng Timog Silangang Asya sa paglikha ng Asian Dollar. At ito ay ibaback up ng kanyang 400,000 metric tons ng ginto sa Central Bank. Ang Asian Dollar na plano ni Marcos na back up mula sa 2/3 ng lahat ng ginto sa buong mundo ay nasa Maharlika, na kung saan ang pera ng Maharlika ay mas mataas sana at matatag kaysa sa American Dollar. Ito ang vision ni Marcos para maiangat ang Southeast Asia para maging parte ng First World Countries. E anong nangyari sa natirang 400,000 metric tons na ginto ng Tagayan Taliano clan? Nasaan na ito ngayon? Sa ngayon, ang 400,000 metric tons ng ginto ay nananatili pa rin sa loob ng Central Bank sa East Avenue, Quezon City. Walang nakakagalaw dito dahil ito ay ininsured ni Marcos sa Lloyd's of London at sa mga agents nito para magbantay. Alam nyo ba na napaka-interesting talaga ng kwentong ito? Sinasabi kasi ng iba na ang yaman ng Marcos ay galing daw sa kaban ng bayan na ninakaw di umano noong panahon ng panunungkulan niya. Pero, ayon sa kwento patungkol sa kanyang ginto, lumalabas na bago pa lang siya maging presidente at binata pa lang siya nun, ay mayaman na talaga siya dahil sa napakaraming gintong meron siya. Kung bago ka nga lang pala sa ating channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload.